Hi, good afternoon. Welcome to my channel, Titing Dollar ETC. So this time, I'd like to share with you some of my personal tips in taking different types of examination. Sa mga ano po, I already passed 5 examinations in just in span of 3 years. So sana makahelp po to sa inyo, hopefully. And just visit also my blogspot, agustindollar.blogspot.com, so that you can read those personal tips in taking the examination. But I'll present it to you by Microsoft PowerPoint. So let's start. These are my Welcome to my personal tips in taking the examination. This is actually a share. This is from my own personal experiences. So with that, are you ready? Let's start with my first tip. Ito kasi, ito minsan yung hindi napapansin ng iba or nakakaligtaan ng iba. So I'd like to remind you that kailangan talaga basahin po gamit ang ating mata at bibig ang instruction. Basahin talaga mabuti kung ano lang ang inihingi, yun lang din ang ibibigay. Kung multiple choice siya, tapos isa yung dapat i-answer, isa din ibibigay din natin. Kung dalawa yung options na pwede mong i-answer, yun din yun. So again, mata at bibig sa instruction. Pangalawa, there is this question analysis, especially the not, the all, the except. Dapat natin po talagang basahin buo ang tanong kasi nasa hulihan minsan yung except na word at saka not. Never talaga nawawala itong except sa exam. Again, sa halos lahat ng mga na take yung exam, meron talagang ganitong tanong. So with that, do not forget. Number 3, as to your computation, minsan talaga sa atin dito ay nakaka-mental math lang, kaya na nila computein o nakuha na nila agad yung answer. But I'm telling you this, kung kailangan, especially those exams na kailangan ng calculator, i-calculate nyo po muna. Baka kasi may mga point something lang yung differences. So please familiarize the basic formula. Then number 4, few questions that need your instinct. Meron kasi sometimes sa 4 na choices or 5 choices, minsan yung head natin nagsasabing E, B, C, D, ganyan. Kaya kung meron ano, that is what we call intelligent guesses. So kung doubtful ka, follow your heart na din kaysa di ka talaga makamove sa next item. So again, few questions need your instinct. Di na kailangan ng mas matagal na oras. Again, the exams are very time consuming. So minsan may mahaba yung babasahin mo. So if the questions, hanapin niyo muna kung ano yung pinaka closest clue or word or sentences, then you go back to the question. So with that, answer mo na agad. Number 6, meron din mga out of this world na mga choices, yung mga distractors natin. Kung Asian countries lang yung hinihingi, tapos may pangalan dito doon na ano, pangalan ko, that is expected na yon, no? Mga choices na hindi nakarapat-dapat. Country yun nga hanap, pero may nilalagay na tao, hayop, ganun. Yun na yun. So again, there are tanong na dalawa yung mga possible answers. So please choose wisely. The longer the sentence and the multiple choice, yun kadalasan ang correct. Pero still, basahin nyo pa rin, baka kasi part na yun ng isang lyrics ng kanta. So again, hindi talaga minsan, pero most of the time na naka-encounter ako, yung mga habang sentences, yun yung nakaka-correct tayo dun. Number 8, do not ever skip one item. Again, answeran po natin lahat, even yung detalye sa personal information. No? Kailangan po yun. Alam nyo naman, yung exam ngayon is computerized. It needs kompleto yung i-shade natin lahat. Again, number 9, time is gold. Kaya habang malayo pang nakatadang test, mag-practice po kayo na may dalang orasan. Minsan, you try 10 items for 3 minutes, then 20 items for 10 minutes. Yun po yung pinaka-magic doon. So, the more practice, it's really advantage for you. Number 10, kung ano yung nakalagay sa scope, yun po yung ipo-focus natin. Again, kung ang sinasabi po ng scope is ganito, dun po tayo magpo-focus. Okay? Huwag na kayong lumayo. Di nyo talaga mahanap yung sagot sa ibang material na binabasa nyo. Okay? Kung sa BCLTE, meron na mga materials doon. Sa civil service exam, although the civil service exam, masyadong
malaki yung covers niya, but sinasabi din naman nila that it is more of the basics of English, the grammar, the mathematics, yung mga arithmetic computations, yun po, taka general information. And then ito, this is actually my best things to share with you, the four pieces of success. So it starts with you pray first. You pray during the examination and after the examination. You pray before the examination. Na, and even magtitik ka pa lang, you pray for that. Next is you play. You play. It doesn't mean that you're going out for sports or games. But what I'm trying to emphasize with the play is that after you study, you try to answer. No, you try to answer. You play it. Then practice, as what I have said, kailangan magkaroon ng orasan, no? Practice with orasan para mas mamamaster po natin yun. And then, let us praise. I-congratulate mo yung self mo. Ay, sa 10 item na ito, in 3 minutes, nakuha mo ay 8. Then, i-congratulate mo yung self mo. You praise it na, kaya ko pala to. In the next, sa pagdating ng examination day, remember this 4 P's. So, you pray, you play, practice, and praise. And with that, may God be praised. Thank you so much for listening for this tips in taking examination. So, do not forget to subscribe to my channel, Titing Dollar ETC. Goodbye!